YouTube channel. So for now, I'm kakaligo ko lang. And as you can see, yung buhok ko po ay hindi pa siya nasusuklay. Why? Kasi po yung buhok ko po ay medyo naglalagas. So yung sikreto ko para hindi siya masyadong maglagas once na nagsuklay ako eh hinaantay ko muna siyang matuyo. So yun. Hindi naman ako aalis. So, ayan. Kaya ganyan. Hindi ako nagsuklay. So, pinaganyan ko lang siya ng daliri ko. And, ayan na siya. So, for now, kumusta po kayong lahat? Sana po ay okay kayo. Sana po happy kayo. Sana po ligtas kayo. And, maraming salamat po sa panonood ninyo dito sa my YouTube channel. So, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Myra. Lagi akong nabubulol doon sa sinasabi ko na sa mga hindi pa po nakakakilala. Yun, nasabi ko na. So, yes. For now, meron po akong isang topic na gusto kong i-share sa inyo. At sana magustuhan nyo po. So, once na nagustuhan nyo po yung topic ng videos ko, pwede nyo po siyang i-like and pwede po kayong mag-subscribe. Pero kung hindi nyo po gusto, maraming salamat pa rin po sa panonood. So, yes, I'm going to start now, I think. And yung video na to, disclaimer lang, hindi ako para magyabang. Hindi ko binabrag yung sarili ko na ganito yung ginawa ko. Ang point ko, kaya ako gustong i-share sa inyo yung video na to, kasi gusto kong i-inspire kayo, i-inspire yung mga open-minded dyan na nanonood na napakahalaga nung topic na ganito. So, if you are interested, please stay tuned, please keep on watching. So, ayun na nga. Ang topic ko ngayon ay gusto kong i-share sa inyo yung ginawa ko na pag-surprise sa parang mother-in-law ko na rin. Kasi hindi naman kami kasal ng boyfriend ko. And hindi ko pa nami-meet yung mama ng boyfriend ko, which is tinuturing kong mother-in-law ko na. Tinuturing kong second mother kasi hindi pa ako nakakapunta ng South Africa. But 3 years na kaming nagka-chat, nagkakilala sa Messenger, sa video call, sa Facebook, yun. 3 years na kaming in relationship ng mom niya and ako. But in person, hindi pa rin kami nagkikita. So, nag-birthday siya kahapon. And hindi niya alam na gumawa ako ng surprise sa kanya. At nagulat din ako kasi nagustuhan niya and then napasaya ko siya. Anyway, yun na nga po. Yung mama ng boyfriend ko ay nasa South Africa and yung boyfriend ko ay nasa Malaysia and ako po ay nasa Pilipinas. But every 2 months po, napunta po ako ng Malaysia. Nag-vacation po ako ng 28 days and then back to Philippines. So yesterday, nag-birthday po yung mama ng boyfriend ko, which is yun po yung gusto kong i-share sa inyo. It's all about doon po sa ginawa ko. Hindi ako nagbabrag, gusto ko lang inspire na minsan kailangan nating pahalagahan, kailangan nating gumawa ng paraan kung paano natin mapapasaya at maipapadama sa mga mahal natin sa buhay kung gaano sila kahalaga sa atin. Kahit malayo man sila, kahit wala tayong pera, kahit busy tayo, o kahit ano pa mang dahilan. Kasabi nga, lahat ay may paraan. Kung ayaw, may dahilan. So, ganoon po yun. Yan ang gusto kong i-share sa inyo. Kasi kahit malayo po yung mother-in-law ko, gumawa po ako ng paraan para maipadama ko sa kanya na siya ay importante. Na mahal ko yung anak niya at mahal ko rin siya. So, siguro mga age 79 to 80 na siya. Kaya yun, gumawa ako ng napakasimple lang. Dinetail ko lang sa video yung effort ko para maipadama ko sa kanya yung pagmamahal ko, sinend ko sa kanya, and then ayun, masayang masaya siya. So doon ko lang na-realize na hindi
hindi tayo pwedeng gumawa, hindi tayo pwedeng basta magdahilan na kesyo wala tayong pera, kesyo malayo yung tao, kesyo busy tayo, o kung ano pa man dahilan. Kasi nga, lahat naman ay may paraan. Kung gusto mo lang, di ba? Yun, pag wala tayong pera, may mga dahilan naman na pwede nating, may mga paraan pala na pwede nating gawin. Kung yung tao ay kasama natin at malapit lang sa atin, pwede tayong magluto ng simple lang para may konting bonding, o kaya dalawin natin sila, o kaya manood ng sine, o kung wala talagang pera, walang-wala talagang pera, at least dalawin man lang, tawagan, o diba, malaking bagay yun para sa kanila. Ngayon, kung malayo, yun, marami ding paraan. Pwedeng tawagan, surprise call, or surprise message, yung masarap na, I mean, yung magandang message pala, yung sweet message, or pwede ka magpa-deliver, kung marami kang pera, pa-deliver ka ng flowers, o kahit ano pang mga bagay. And then, ayun nga, katulad ng ginawa ko, ipapakita ko sa inyo yung video later kung ano yung effort na ginawa ko para kay mother-in-law ko. So yun, nakakatuwa, nakakagaan ang pakiramdam. Yung ginawa ko po pala about doon sa pag-surprise ko sa mother-in-law ko, napaka-simple lang po. Simpleng-simple lang. Pero ang importante, napasaya ko siya. So, yun po yung gusto kong share sa inyo. Sana nakakuha po kayo ng konting aral at konting kasiyahan. Sana hindi po kayo na boring. And maraming salamat po sa inyong panonood. So, always remember, kapag may gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Tamay ganun. So, yun po. Pahalagahan po natin yung mga taong nagmamahal sa atin, yung mga taong mahal natin, kapamilya, kaibigan, o kahit sino pa man na tinatanggap tayo, ina-accept kung sino tayo, pinapahalagahan kung sino tayo, naniniwala sa ating kakayahan, pahalagahan po natin sila. Malayo man sila o malapit man, pahalagahan po natin sila. Yung time, yung effort, napaka-importante po. And yung love, syempre. Yun. Masarap kapag sinishare mo yung light na galing sa puso mo. I mean, tama ba? Parang lalim. I mean, napakasaya kapag sinishare mo yung kabutihan ng ating damdamin sa mga tao. Especially sa mga sa mahal natin sa buhay. Pamilya o kaibigan. At dahil doon sa ginagawa natin yun, hindi natin alam na sila pala ay sobrang masaya na, sila pala ay na-inspired, sila ay napangiti natin. Kaya yun, pahalagahan po natin sila. So yun po, hindi po ako nagmamayabang dito ha, baka i-bash ninyo ako, hindi po ako nagmamayabang. Ang point ko lang, gusto kong i-inspire kayo. I-inspire especially yung mga tao na open-minded. So yun, maraming salamat po. Hanggang dito na lang. And idudugtong ko po dito yung video na ginawa kong surprise. Napaka-simple lang. Sobrang simple. But I make my mother-in-law so happy. So yan, always remember, live the life to the fullest. Love yourself, be yourself, and be happy always. Bye-bye! So yan, yung buhok ko, pwede ko nang masuklay kasi patuyo na siya. God bless! Hi Ma! Hello! Good morning! I'm here now in the bakery and I'm going to buy a little something for you. Hope you will like it. I'm with my sister. I'm with my sister. And happy birthday to you. I wish I'm there so I can celebrate your birthday. And I hope you are happy. Your birthday, so I would like you to feel that today is special because
It's your birthday. So happy birthday to you, Ma, and I hope you are happy. So I don't have anything, but I get you a little something. I hope you like it. So this is my little cake for you, and happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Ma. I don't know what is your exactly age. That's why this little cake is no age. So, wish for yourself, Ma, but I'm gonna wish for you. So, Lord, thank you for today, and I wish all the best for my mom. Good health, happiness, peace of mind, and more birthdays to come. I love you. So, happy birthday, Ma. Enjoy your day. So, I'm sorry I'm not there, so I cannot share this little cake to you, but I'm going to eat this with my family, and I'm going to pray today that I wish you have a nice day. So, I love you. Happy birthday again, Ma. And I'm going to cook a little spaghetti for you. And later, we are going to celebrate with my family your birthday. So, bye-bye! Hi, Ma! Hello! Happy birthday once again. So, this is the little strawberry cake that I get for you. I hope you will like it, and I hope I made you smile. I know you are very far, but the special is I made you feel smile, and I made you feel that this day is very important, that we need to be grateful this day, because this is your another day, this is your birthday, this is a blessing. So happy birthday, Ma. I love you. So I'm sorry you cannot taste this cake, but I'm going to eat this little cake with my family. And we have spaghetti and this little cake, and we are going to celebrate your birthday. So I hope I made you smile, Ma. So bye-bye! Happy birthday! It's special. It's around 7 a.m. in the morning. I woke up early because I want to cook this spaghetti, and we are going to celebrate your birthday. So I wish you have a nice day today. Be happy and enjoy your day, okay? So I'm cooking the spaghetti now, because in Filipino, we believe that every birthday we must cook spaghetti or something pancit. But I like spaghetti, so I'm gonna cook spaghetti for you. Hi, Ma! Good morning! I hope you like my little, very little surprise for you. Today is special because today is your birthday. So even I'm far, I want you to feel that today is your birthday, and we are celebrating your birthday here in our house. So
from me and from my family, we send to you our love and our birthday greeting. So happy birthday. God bless to you, Ma, and more birthdays to come. So now we are going to eat the simple spaghetti and the simple little strawberry cake for you. Bye-bye! This is the strawberry cake, Ma. It's delicious. I wish you can taste this, Ma. My family eating. Good morning, Tita. Happy birthday. I love you. Day, I wish you all the best and good health.